Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At muli po ay nandito na naman po tayo sa isang episode po ng By the Word na kung saan po ay tinatalakay po natin ang ilan sa mga salita po ng ating Panginoon. At kamusta na po ba ang bawat isa? Nawa po ay nananatili po tayong ligtas at may kalakasan sa kabila po ng mga pagsubok o kalamidad po na ating nararanasan. At tulad nga po ng masabi ko ay sa kabila po ba ng mga pagsubok na ating nararanasan ay kanino po ba tayo humuhugot ng lakas? Sino po ba ang ating hinihinga ng saklolo? At kanino po tayo humihingi ng katatagan upang harapin ang mga bagay na ito? May sagot po ang ating Panginoon at ito po ay makikita natin sa Psalm 46 verse 1 to 2. Ito po ang sinasabi. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan at tandang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mainigman. Kahit na sa dagat, ang bundok patangay. Ito po ay isang paalala sa atin ng ating Panginoon na sa panahon ng pagharap natin sa mga pagsubok o mga kalamidad ay siya po ang ating mapagkukunan ng lakas at siya rin po ang ating matibay na kandungan. Siya rin po ang ating handang saklolo kung tayo po ay nangangailangan ng tulong mula sa Kanya. Lagi lang po nating tatandaan na huwag po tayong matakot. Bagkus ay palakasin po natin at patatagin ang ating mga pananampalataya. At wag rin po nating kalimutan na tumawag sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga panalangin. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 12 ay, "Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you." Ang ating pong bawat panalangin ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay magpakatatag at magtiwala lang po sa ating Panginoon na diringgin niya ang ating mga panalangin sa tamang panahon. Alam naman po natin na ang ating Panginoon ay may kakayahang patahimikin o patigilin ang anumang bagyo na nagbibigay sa atin ng takot at pangamba. Kaya po kung tayo po ay mananalig at magtitiwala po na ang Diyos ay nasa atin, ay ipagkatiwala po natin ang mga bagay na ito. Tayo po ay Kanyang tutulungan at tayo po ay Kanyang ililigtas. Aalisin din po niya ang mga pangamba, takot, mga bagay na gumugulo sa ating mga puso at isipan. At ganyan po kabuti ang ating Panginoong Hesus. At nawa po ay lagi po nating tandaan na siya lang po ang ating malalapitan at magtiwala po tayo sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Sa kabila po ng mga dinaranas naming mga pagsubok, ay palagi ka pong nariyan upang kami ay samahan, kami ay gabayan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapanatiling ligtas sa bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa mga tulong mo, Panginoon. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan. At nawa, Panginoon, ay linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Panginoon, sa iyo namin binibigay ang lahat ng pinakamataas na pupuri, lahat ng pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoon. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.